Cararan, turung saging. Guys, welcome to my channel once again. This is Miss Jiang, inyong kake. Kake guys, dahil kakusina niyo ako ngayon dahil andito tayo sa aking kusina dahil magluluto tayo ng tararan, turong saging. Saging turon. Ito guys, ipapakita ko po sa inyo ang aking lulutuin. So, guys, ang lulutuin ko ngayon is saging turon. Actually, sa Pilipinas, hindi ako ganito magluto dahil kumpleto sa Pilipinas ng ingredients. Doon kung ano-anong pwede mong maisipan, mabibili mo in the market or in the supermarket. So, even sa palengke. Pero dito guys, pahirapan. So, ngayon ang gagawin ko guys, ito ay order ko pa sa aking ka-office, aking ka-trabaho, sa aking ka-factory workers is saging. So, from, I think, kasi dito guys, mostly sa saging from Thailand and Philippines. Pero I think galing to sa Pilipinas. So, saging guys, ito yung pangunahing ingredients na gagawin ko. So, nag-worry ako kasi akala ko hindi pa siya mahinog. Hindi pa siya, ano, pero yun, okay na. So, unahin ko lang yung medyo, ano na part, hinog na part. So, dahil turon siya guys, ito pambalot wrapper siya, turon wrapper, and then sugar, and then of course hindi siya magiging turon kung walang mantika, olive oil. So dito guys, hindi ako gumagamit ng ibang oil kasi fatty liver, not actually fatty liver, high cholesterol lang ako. So magiging turn into fatty liver kung pabayaan ko. So, I use, at saka minsan lang ako gumagamit ng oil dito dahil hindi ako gaanong nagluluto. So, kapag kumakain ako ng kanin or something, minsan bumibili ako. May mga kasama ko sa work na nagtitinda ng pagkain, bumibili ako minsan. Pero minsan kapag nasa bahay, steam lang ang gamit ng steam gulay and steam isda. So, ano-ano lang namin ako, ano-anong mga pangpalasa. So, ngayon guys, sisimulan na natin ang pagpapagawa, ang paggawa ng turon. So, first thing to do is, babalatan ko muna ito. And then, ito i-prepare ko. And, yun. So, panoorin natin guys kung paano ko gagawin. So, ito guys, no, babalatan natin. So, uunahin ko yung mga part na hinog na, yung mga part na hinog na siya. Then, okay. So, may lagayan ako ba? Guys, ito guys. Yung mga malinis na to siya guys. Augustine. So, ito siya guys. Babalatan ko siya. So,
siya, guys. Sa Pilipinas, guys, makapamili ng saging na maganda, yung medyo matambok siya, yung malaman. Pero dito, walang choice kasi kung ano lang dating sa pag-order mo. So, kawawa naman din yung nagtitinda sa'yo kung ibabalik mo sa kanila kasi hindi naman nila kasananan yun kasi yun din ang dumating sa kanila. Actually, ito matitigas. Pero nice naman siya, hindi lahat. Natural lang talaga yun, lalo na ngayon hindi maganda ang climate sa Pilipinas. So, ito na guys. Ito na yung saging. So, ang gagawin ko, i-ano ko siya into. Ito. I-slice ko siya into so, ang ano guys, i-slice ko into apat siya, para pag ano mamaya isang ano siya. Hindi siya masyado ano, para hindi siya mapupo. Parang doon pa yung freshness niya. Okay. Okay, so guys, tapos na. Dito guys, sa kusina. Pag nasa kusina ako, hinaw. Kaya marami akong sabon pa. So, ganun ako lagi guys. Hinaw. So, next things is... I-prepare ko po ito. Siya guys. Ito na siya guys. Ito yung ito siya. Pero kapag kaya yung mag-ano ng ganito guys, na may guantes, mag-guantes kayo para hindi kayo pwedeng hindi na maghinaw. So, first, ano na lang maghinaw. So, ito na guys. Ito na siya. Da-da-dang. Ang laman pala niya guys, sa isang ganito, 10 piraso. Kaya iyon, makagawa ka na ng 10 pirasong turon. So, since naririna natin to guys, hugasan natin ang saging. So, dito guys, may mainit, may malamig. So, since
fruit siya, pangit siya kasi maano yung lasa niya kung masyado mainit. Kaya ano ko nang medyo ano lang, warm water lang. Sabihin, warm body temperature water lang. So may mga sabon kami na ano guys, so ayan. Ready na akong gumawa ng So guys, kung ano, ready na akong magluto ng magagawa ng aking turon. Malinis na ang aking saging. Actually, malinis naman siya. And ready na ang aking pangbalot. And meron akong sugar. And I have olive oil here. And guys, meron akong, kasi sa Pilipinas, ang ginagamit ko, fruits din ang inilalagay ko, like nilalagyan ko siya ng langka or jackfruits. So ngayon wala akong nahanap, pumunta ako ng Don Quixote kapon, wala akong nahanap na jackfruits, walang langka. So mas masarap at mas mabango siya kung may langka. So ngayon guys, minsan kasi ginagawa ko din to cheese and yogurt. So ngayon guys, yogurt ang ilalagay ko. So this is one part of the yogurt. So meron siyang fruits na no. So minsan guys, naglalagay din ako pag gumagawa ako, naglalagay din ako ng kiwi. Sekreto mo no. Ganun, para lahat ng prutas pwede mong ilagay, basta pag-confine ng lasa dun sa ano. Basta, depende na sa'yo kung anong gusto mo. Kasi minsan, ayaw ng ganong prutas, ayaw lang kumakain ng ganon. So, depende. Minsan, gumagawa ako guys sa Pilipinas, mango, saging, and langka. Pinagsasama ko yan. Pero minsan, saging and langka. Minsan, langka and saging lang. And then, mayroong konting ano na gatas, matamis, or kaya yung asukal na mas kubado. Yun. And then, mag-a-add ako ng cheese. So, mayroon akong craft na cheese. May simple bar siya dito sa yogurt. Kaya isasama ko siya, guys. So, let's what? So, guys, ang gagawin nito, guys, ito. Balatan lang to siya, tapos i-slice para ihalo doon sa gagawin nating turon mamaya. So ito na guys. Ito na siya. Ang hiniwang cheese na may yogurt. So, ngayon guys. Gumagamit ako ng ganitong spoon. So, ang gagawin ko, maglagay tayo dito sa malinis na bowl ng sugar. Oops. Kunting sugar. And then, yogurt. Then dito guys, maglalagay din tayo ng asukal. Okay. So, ito guys, ano yun yung iro-roll natin dito yung saging mamaya. So,
So, i-mix lang siya, guys. I-mix lang yung yogurt at saka ano. Basta kung anong nasa ref niyo, guys, may makikita niyo na tingin niyo sok sa lasa ninyo, pwede niyo gawin. Pwede na mag-ano yung imagination natin kung talagang ako, hindi ako may kumain, pero may minsan may ko mag-isip ng food. So, ito na, guys. So, ito ng saging, sugar, cheese, and yogurt. So, all we need to do is kuha tayo ng rolling. Lipat natin to kasi ano, ito mag-rolling plate. So, ito guys. The banana. Ito guys, the banana. And yogurt. Yogurt and sugar. So, yun guys. So, ito na guys. Kuha tayo ng saging. Yung saging. Yun. Ano natin sa yogurt. Yogurt. So, ilahat na natin siya, guys. Okay. Here we are. Ito na yung saging natin. Mix natin ng mabuti siya, guys. Para maghalo yung yogurt. Okay. And, pwede nating additionalan ng asukal. Sino yung mahilig ng tamis? Kasi ang saging, hindi ako sure kung matamis kasi hindi ko pa siya natamis. Ito na siya, guys. Okay. Tignan nyo yung da-dum. Tsaka, ano siya guys, kasi healthy siya, kasi yogurt. So, ngayon, ito na, mag-roll na tayo. So, ito yung, ano natin, di ba? Wrapper. So, ito guys, ito na yung wrapper. So, ito na guys. Ito na yung wrapper na kasip na dito. So, ganyan siya pag ano guys. So, kuha din ng isang saging. Okay. Isang malaki at saka partneran natin ng konting maliit. Then, cheese. Lagyan natin ng cheese sa gitna. Ayan. Lagyan natin ng cheese sa gitna. Lagyan natin ng asukal. Kasi guys, dapat pag pag wala pang yogurt, ang gagawin natin, yung ilagay natin sa, maglagay tayo ng
lagay tayo ng asukal dito, tapos iro-roll natin. So ngayon, hindi ko na niro-roll, diba sabi ko na iro-roll. Hindi na iro-roll kasi may yogurt siya. So, yan. Ganyan siya, guys. Oops. Oops. So, ito na, guys. Oops. Okay. 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 Sugar. And cheese. Sa gitna. Then, ready to roll. Ganyan siya. So, ang yun. So, yun. Ito na yung ready for cook na siya, guys. And, alam niyo, guys, madali lang gumawa, matrabaho. Pero hindi naman siya ganun ka matrabaho. Talagang, ano lang, ang preparation medyo matagal pag busy-busy ka. Kaya lang, pag nasa abroad tayo, hindi natin alam kung saan tayo makakakuha ng saging. Although, may ibang country naman na may mga saging. Dito sa Japan, pahirapan. Pahirapan ang saging dito. So, ito na, guys. Okay. Nakalimutan ko palang magsuot ng apron. Tataka ako. Bakit parang magaan ang katawan ko yun pala? Kulang ako ng kargada. Wala pala akong apron. Gomen eh. Ay. Pero bagong ano naman ako, guys. Bagong liko. Bagong bihis. Yun. Dali lang, di ba, guys? Madaling-madali. Okay. Okay. Masarap sana to, guys, kung may yogurt na, may langka pa. Kaya lang wala eh, naputol si banana. Wala eh, wala, sugar na eh. Alam mo, guys, kapag ano, ako talaga marami akong alam na pwedeng lutuin. Kaya lang, sa napaka-busy ko dito sa abroad, parang ang iluto ko, i-ano ko na lang, itatulog ko na lang. Kasi ang trabaho ko, panggabi. So, ang working time, kasi sa factory worker, factory worker ako, kasi sa factory ako ng yung pagkain ng 7-Eleven, yung bento, yung ano, doon ako nagtatrabaho, food factory, guys, kaya, tapos pang gabi kasi, dati pang araw ako, parang nagustuhan ko naman ng pang gabi, kaya lang pagod, kaya yun. Tsaka, sanay din kasi ako sa Pilipinas na, ano, sanay ako sa Pilipinas na, minsan nagtatrabaho ako sa gabi. Lalo na yun nung nagkawakawak pa ako ng mga banda. Yun.
parang sayang yung ano ko ah. Kulang ako ng meron pa pala. Actually, buti na lang may dala. May extra wrapper pa ako. Oops. Sa mga mahilig ng tamis. Pero actually, itong sugar na ito, hindi gaano matamis ito. Hindi katulad ng brown at saka ano. Maganda kasi yung brown talaga, guys. Last one. So, mayroon pa akong banana na natira. So, ibig sabihin 12 siya. So, dalihan ko na nga ito ng cheese. Oh, no, no. Sorry, sorry. Wala pang asukal. Yups. Tinikit na si cheese. Oh guys, ito nang finish ano natin, wrap. So hindi pa siya finished product, ready to cook pa lang siya. So ito na yung turong saging or turong banana. So now guys, ito na, ready na tayo. Linis na ang ating ano kawali. So ito na. Saksanin natin siya. Olive oil. Hindi siya natanggal. Add natin ang more olive oil, guys. Okay. Medyo lakasan natin konti ang apoy. Tapos na siya. Ito na yung oil natin, guys. So, ang inyong kusinira ngayon, guys, ang inyong kake, Miss G. Subscribe niyo po ako, Miss G. Ihara. And, meron po akong Facebook, guys, Miss Lucky G. Ihara. And, also, I have TikTok. Pero hindi ako masyado function ngayon sa TikTok. Mga 2 weeks ago na. So, Sneaky Win and Tin Chang. So, ito guys. Wait lang natin na mag-init yung mantika. So, pag mainit na mainit guys, hinaan na siya. So, yun guys. So, ito na yung saging natin guys. So, dito guys, maglalagay ako ng asukal. I-roll ko. Ito siya, i-roll ko siya sa asukal. So, ito. Hindi pa siya gaano mainit. Oops, nakalimutan po ang aking ventilation. Thank you.
susuot ako ng na lang natin guys. Dali lang talaga siya guys. As in, super dali lang ang pagluto ng super dali lang ang pagluto ng turon guys. Depende na kung paano nai-process yung paggawa ng turon. So, sa akin, ganito ang pagluto ko ng turon. Depende na sa ano. So, pagkakit muna natin at pagkakitarin muna natin ulit guys para masukin. Yeah.
mga vitamins pa rin siya. So, pinaguran ko siya na asukal ulit, guys. Kasi wala masyado asukal yung ano. Pinaguran ko pa rin ulit siya lang asukal. Kasi medyo white and brown, hindi siya masyado. Guys, di-da-ding! Ito na yung finished product natin. Oops! So, ito na guys. Ito na yung finished product and ready na to tikim-tikim! So now guys, ang pinaka-paborito nating part sa pagluluto ay ang tikiman time. So, dahil titikim ako, nagtimpla muna ako ng coffee ko. So, this is my coffee guys. Okay, may coffee, walang asukal ito, coffee milk lang. So, now, ito na, titikman na natin guys. Tikiman time, tikiman time, tikiman time, tikiman time. So, yun. Well, titikim na tayo. Titikim na tayo. So, ito, pick one. Okay. Okay, ito na guys. Ito na. Okay. So, tingnan nyo guys. Tingnan mo. Doon sa gitna yung cheese niya. So, tikman natin na. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. So, grabe. Grabe, guys. Ang sarap talaga. Nagko-combine yung saging, lasa ng saging, ng cheese, at saka ng yogurt. So, gawin nyo to, guys. Kapag magkaroon kayo ng, lalo na sa atin sa probinsya, maraming mga leftover na ano. So, tingnan nyo guys, nandun yung ano, pakita ko sa inyo. Okay, yan guys. Ito yung cheese, yung banana. So, tama lang ang pagkaano ng banana. Sarap. Turong talaga guys. Guys, masarap sa pagbagong luto. Crispy. Ito yung pagka-crispiness niya. So, kaya, yun. Talagang masabi mo niya. Talaga guys. Grabe.
Solid na. Almusal ko na to, guys. Today is 4:30 in the morning. So almusal ko na ito, guys. So, dito, guys, gumising ako ng 3:30. So, 30 minutes to prepare. Then, yun, 4:30 kasi medyo nag-ano pa ako. May ginagawa pa akong iba. So, yun, guys. Ang gagawin ko nito, ito na yung almusal ko with a coffee. Then, after that, magwa-work na naman ako ng iba kong work, paperwork. So, to solve na ang almusal ko, guys. So, guys, sa susunod, hindi ko lang ma-promise sa inyo kung magagawa ko, pero meron pa akong i-share sa inyo yung mga konting ideas about cooking. Kaya lang, naghahanap pa ako ng ingredients dito sa Japan. Kasi, yung mga ingredients ko nga, Philippine ingredients siya. So, hindi ko pa kabisado kung saan meron. Lalo na ngayon, actually, meron ako mga Philippine store na napupuntahan at hindi lang ako sure kung kumpleto sila. Pero, I'll try and kung magkaroon na, magkumpleto na yung mga ingredients ko. So, kita-kits ulit tayo sa cooking, sa aking aking kusina. Magluluto ulit tayo, guys. So, yun yung kusina ko, guys. Yun yung kusina ko, guys. That's my kitchen, guys. So, yun. Ito yung dining, ko, guys. Dining area ko. And then, the sala here. So, ganun dito kasi condominium lang kami ako nakatira. So guys, continue ko yung pagkain ko. And sana po guys, supportahan niyo po ang aking YouTube channel, Miss G. Ihara. And sana po, click niyo yung bell and then subscribe po. Maraming salamat sa aking mga viewers. And ito po ako, Pilipino. Sana po maging mag-ingat po tayo sa panahon ngayon. Kain po tayo ng pagkain na nagpapalakas ng immune system po natin. Huwag po tayo masyadong magkakain ng mga fatty food. Kasi sometimes kapag medyo fatty tayo, hindi po maganda yung ng body system natin. So, kung kumakain man tayo ng mga fatty food, make it sure na lagi tayong nag-i-exercise. Kasi, kahit naman anong iniintake natin, kapag disiplinado po tayo sa sarili natin, nag-i-exercise po tayo, jogging or walking or nagpa-bike or yung extra time natin, ilalaan po natin sa exercise. Ako ang ginagawa ko sometimes, sumasayo po ako, nag-aerobics po ako. Lalo na pag lamig. Kasi ako, ako sa lamig, guys. Takot ako sa lamig. Hindi ako, sa lamig, guys. Hindi ako, kasi lamigin akong tao. So, ginagawa ko pag taglamig, dito lang ako sa loob ng bahay. Nag-i-exercise. Meron po akong ball na nirorolingan. Kita ko sa itas, mayroon kaming lifter. Meron akong lift, Tadadang! Ito, guys. Nasa sala ko lang yan siya, guys. Kasi minsan, pag nanonood ko ng tibahag, bang ako po, niroroll ko yung paa ko. So, exercise na rin yun. Minsan, dinadala ko siya sa room ko. Tapos, niroroll ko yung body ko. So, exercise na rin yun. Pero, ginagawa ko, nag-sit up talaga ako. Kasi, medyo malaki na yung, ko. Hindi, medyo malaki na talaga. Kaya, guys, eat well. And, maganda kumakain tayo ng mga more on vegetables. And, kasi minsan, meron tayong hindi tayo plakay ng prutas.
hindi din tayo, pag palakain tayo ng prutas, hindi rin tayo palakain ng gulay. So, kung palakain ka ng gulay at prutas, mas good siya, guys. And then, more on seafoods na like isda na mayaman sa bitamina. Huwag lang yung mga mayayaman sa cholesterol din kasi nakakasira din sa ano natin yun. So, yun guys, sabi nga, pag sobra, hindi rin mabuti. Kapag kulang, hindi rin mabuti. Kaya, tama lang siya guys, para makalaban yung katawan natin, yung immune system natin sa coronavirus ngayon. Kaya sana guys, mag-pray po tayo. We pray na sana mawala na po itong dagok ng panahon na talagang lahat, hindi lang tayong mga Pilipino, hindi lang Japanese, all over the world nagsasuffer po sa virus na to. So we pray and gagawin po natin, disiplinahin natin yung sarili natin, paano tayo makatulong sa government natin na malutas po itong coronavirus. Guys, maraming salamat once again. Please subscribe my channel, Miss G. Ihara. And thank you guys. Love you. Kain muna ako. Bye! Tararan! Turong saging.